Ayun guys, tapos na pala ako mag-film ng aking, ano, ba't bang liwa-liwanag ko? Ayan, tapos na ako guys mag-film ng aking J-Cut makeup tutorial. And of course, tapos na rin ako gumawa ng haul. So, by the time you're watching this, na-upload ko na siya. So, please watch nyo po yun. Tingnan nyo yung setup ko. Sobrang gulo. Tissue in all over, ganyan. So, hindi ako gumamit ng ilaw kasi nag-natural lighting ako, pero dumilim siya ng bongga, nakakaloka. So, yun yung pusa ko doon nandun natutulog. Meron pa dito sa baba, yan. Ang mga star for all season. Ayun guys, okay. Ito lang dinner ko. Kumain ako ng bihon na ginawa ng kasambahay namin. Tapos, ito cheeseburger yung tira ko kanina o morning. Hindi ko nakain from McDo. Tapos, magpabili ako ng Mountain Dew dyan sa may tindahan sa amin. While watching this, grabe guys, napanood nyo na ba to? Basically, ano to, Japanese version ng Train to Busan. Pero hindi naman to train. Pero zombie din siya, pero ano, literal na nakakatakot. Oh my God, ito nakakatakot to part 2 eh. Oh my God! So, ang title niyan guys, I am a hero ata. So, yan, try niyo panoorin, nakakaloka siya. Maganda siya sa gitna kasi yung sa umpisa boring eh. Kaya fast forward ko na lang. Kain na tayo, guys. Ayun guys, tapos na pala ako maligo tapos tagal na ako ng makeup after ko mag ano tutorial kaagad kasi medyo gabi na. Top and then medyo nahirapan lang ako tanggalin yung lipstick, yung Lipfinity kasi nasa sip ko Lipfinity. Okay. So yun, ang skincare ko lang naman na ginagamit kasi yung usual pa din kung nanood kayo ng ano ko ng 10 step Korean skincare, just check the description box. So ito yung cotton, itong black sugar serum ng ano ba to? Yes, Skin Food. Sobrang ganda nito, pero naubusan na ako nung ano niya. Ano ba yun yung kanyang cotton? So ang ginagamit ko na lang ngayon is yung nabili ko sa Miniso. Pero mas maganda yung cotton nito guys kasi medyo may rough surface area yun na exfoliate din niya ng konti. So ilalagay niyo muna to sa buong mukha ninyo bago kayo maglagay ng mga kung ano-ano, bago kayo maglagay ng toner. So parang toner slash serum to. Pero parang ito ata yung mag-absorb lahat nung ilalagay niyo sa face ninyo, which is really good. Ayan, pati leg ko, hindi ko kinakalimutan yung leg. So far maganda naman yung ginamit kong facial wash kasi tingnan nyo, wala na akong nakitang masyadong residue ng foundation. Ganda yung ano na yun, yung oil-based makeup remover from, I think it's from Nature Republic. So meron pala ako ngayon tinatry na bago, update ko na lang kayo kung okay siya. Yung Misha Time Revolutionary line. So, ito, yung kanyang toner. Yeah, sa toner naman, hindi ko siya, ano, as in ngayon pa lang ito guys, itatry. Hindi ko siya gagamitan ng mga cotton. Gagamitan ko lang siya ng kamay. Ayan, you know, si kakabukas ko lang sa kanya. Ayan. So, nilalagay ko lang siya sa kamay ko. Ganyan lang. Tapos, idadabdab ko lang sa face ko. Kasi diba ginamitan ko na ng cotton yung ano, yung black sugar serum ng ano, Skin Food. Ayan, tapos yung igaganong-ganong mo, papatpat mo lang daw siya sa face mo. Hanggang sa leeg, hindi ko kinakalimutan yung leeg ko. Ayan, diba sabi din sa ano, sa 10 step Korean skincare, after apply toner, mag-apply kayo ng essence. So, this is also from the Time Revolution, the first treatment essence, intensive moist from Misha. Parang tawag doon nila dito is dupe ng SK, kasi yung SK, sobrang mahal nun. So, ayan, tatanggalin ko pa rin, kasi bago nga itong lahat. Ito dapat yung ilalagay ko sa haul ko, pero hindi ko na nga na-haul. Ay, parang pareho lang sila ng consistency, parang matubig din siya.
yun. Akala ko parang ano siya. Parang cream. Hindi naman pala. Watery din siya. Ayan. Medyo. Ayusin lang natin. Sa kalikod ko. And then, for, of course, after mo ilagay yun, maglalagay ka ng serum. So, ang serum na ginagamit ko ngayon, of course, sabi ko nga, from the Time Revolutionary line, it's the Night Deeper Size Activator Borabit Ampio from Misha. Ayan. So, ganyan, no? Meron siyang dropper. So, konti lang yung hindi buong drop ang nilalagay ko. As in, tatlong drop lang. I mean, hindi buong isang dropper na ganun. Konti lang naman. Na-apply ko sa buong face ko. Whatever left sa leeg. So, again, ipapat ko after ko gawin yun. Okay siya. Para siyang katulad nung ano. Yung consistency niya, parang katulad nung yung ginagamit yung Estee Lauder. Ayun. So, ito pala, malaki siya talaga. 50 ml. Which is good kasi matipid. Then, for the skin, ginagamit ko, nilalagay ko sa ref. Noon, maglalagay ka na ng cream mo sa mukha mo. So, or sa face mo. So, ngayon, ginagamit ko yung Cosrx Honey Ceramide Full Moisture Cream. Ayan, medyo nagbibigay na rin ako ng review ng konti dito. Ayan, ganyan siya. Tapos may spatula siya. Ayun. Napalay ko lang ito sa skin ko dito. Ito guys, ano to ha? Pagka matutulog na kayo. Kasi, sobrang ano nito sa mukha. Sobrang moisturizing niya sa mukha. Ayan. Tagal ko na pala guys hindi nag-vlog, no? Sorry ah. Kasi talagang sabi ko nga nasa bahay lang ako lagi. Eh wala akong maisip pala nga namang sa bahay mag-vlog ako. Eh, di naman na-boring na kayo. Puro bahay lang namin nakikita nyo, tsaka kwarto ko. And then after ko pa rin nilagay yun, bago ko nga pala itong natuklasan, itong Propolis Moisture Steam Cream. I think Saltea Korea ko ito nakuha. This one sa mga online shop ko nakuha itong Misha at saka itong Cosrx. Sa Shopee ko siya nakuha. So kung makita ko siya sa Shopee, ilalay ko na lang sa link sa information box kung saan ko siya nabili. Kung if ever na gusto siya matry. So, ayan. Cream type link din siya. Sabi dun sa ano, instruction, lalagay mo lang daw to after mo maglagay ng, after mo ilagay lahat ng mga cream mo sa mukha mo. Pagka mukha mo, no? Pwede namang face. Ito guys, pag in-apply mo, para talaga niyang ini-steam yung mukha mo. Parang inaano niya yung lahat ng mga product na nilalagay mo. Parang sinisil niya lahat. Medyo mayroon siyang tingling effect. Kaya ako nilalagay sa ref kasi ayoko ng ganun. Ayoko ng mga tingling effect na yun eh. Kinilalagay sa ref kasi parang medyo, alam yung steam, pag ini-steam, yung feeling na ini-steam, ganun. Kinilalagay ko sa ref para mabawas yung steam niya. So, after that, for the eyes, wala pa akong natutuklasan na maganda for the eyes. So far, ginagamit ko lang is yung Olay Anti-Aging Cream. Yan lang yung nilalagay ko sa mata ko. Dito ko nilalagay kasi dyan diba nagkakaroon ng fine lines sa baba. Ganyan. Sabi doon sa Korea, parang pe-press mo daw to, tapos ito rin, para sa mga yung ano, crow's feet pa yun. Very mild lang, kaya ring finger lang ginagamit ko eh. Ayun. Pag ano, pag hindi ako tinatamad, tapos na. Eh, pag tinatamad ako, dun lang, tapos na. Pero pag ako'y ginaganahan pa, naglalagay ako ng ano,
itong Mamond Rose Water Soothing Gel. Bali, parang katulad ito ng aloe vera from Nature Republic. Actually, meron din ako nun, pero hindi ko pa ginagamit, hindi ko pa ino-open kasi ayoko naman silang pagsabay-sabayin. Diba? Ayan. Wala akong pang spatula, so kinakamay ko na lang siya, which is very bad kasi baka makontaminate yung product. So, nilalagay ko siya as in, hindi naman sobrang kapal, pero ganyan lang siya, oh. Ganyan ko lang kinagawa. Ang ayoko lang dito kasi, para ang tapang ng amoy niya, parang naaano yung ilong ko. Ayan, sa online ko din to nabili. Sa Shopee. Mostly, mahili talaga ako sa Shopee mamili ng mga Korean skincare. Kasi very affordable doon. Tsaka hassle-free kasi more on cash on delivery yung ginagawa ko. Oh my God! Nakalimutan ko, dapat pala gagawa ko ng video kanina. Yun pala yung iniisip ko kanina, dapat pala gumawa ko guys ng video yung mga affordable brushes na mabinili ko sa Shopee ngayon, which is affordable. When I say affordable, talagang sobrang affordable, isang set. Madami yun, as in sobrang dami nun. I'll try tomorrow kung makagawa ko ng video nun kasi hindi ko nagawa. I'm so sad. Ayun guys, so far after kung mag skincare, wala. Sa bed na lang, tapos cellphone, laptop, ganun. So by the way, ang cute pala nung binili kong casing. Eto. Ayan. 250 yata ko. Tama ba? 250? Diba sa Trendsetter Bazaar ko siya binili? Sa LSB. Ayan. Ayan nung kumikintab siya na YSL. Sobrang cute talaga niya. And plus, meron pala akong binili sa Shopee din. Grabe, dapat binabayaran ako ng Shopee dito, ah. Ito pala yung guys, ah. Ito yung binili ko. Itong, anong mang tawag dito? Yung nilalagay dito. I do not recommend buying this. Pangdagdag lang siyang arte sa laptop ninyo. Kasi sa totoo lang, nahuhulog talaga siya. Oh, hindi siya dumidikit, eh. So, ayan, oh, nahuhulog siya. So, I really don't recommend buying it. Sayang lang yung pera ninyo dito. Unless lagyan mo siya ng pandikit or adhesive, which I don't recommend kasi papangit yung laptop ninyo pag ginawa nyo yun. Tapos ito, bumili din ako ng bagong mouse keypad. Pero ang problema ko, ayan o, nakita nyo ba yan? Ayan o. Medyo nag-ano siya. Umaangat.